Season 9 coverage. Kami nga pala yung official broadcaster for this one. And syempre, this is Kuya Nick. Follow nyo na yung page at kami ang inyong magiging shoutcaster para sa series na ito. This is JB. And this is KJ. Ayan, long time no see. Long time. Mga kaibigan, no. Okay. After TI, this is, meron naman tayong PNX bet invitationals, pero ito, official tournament ng Dota, diba? Mm. So, really good to see you, JB. Ayan. Yo, and syempre. After kasi na TI, diba, nag-uwian yung mga assistant natin. At nagpahinga, syempre. Ayan. Nakapagpahinga naman kami ng mga ayos. Sana kayo din, mga Lodi. Kaya share nyo na yung ating live stream. Truly, mga kaibigan. And of course, ito nga po yung unang serye para sa BTS Pro Series Season 9. Pero yun kasing prize pool natin dito, hindi mo mabiro din eh. Talaga namang malaking prize pool ang nakataya dito sa ating tournament na to. With 60,000 prize pool. $60,000, ha? To be exact. Oh. So, talaga namang bigatin at heavy talaga yung mapapanalunan ng mga manlalaro for this tournament. Yes, tama ka dyan, JB. Pero bago tayo mag-umpasa, nag-patch. Ay! So, nag-patch. So, timing, no? Yung start ng tournament natin, yung 7.30p. And kung makikita mo dito, kahit may patch, same pa rin yung mga heroes na nababan out. Kasi syempre, sabihin natin na bago yung patch. It's very recent na alam naman talaga natin, mga kaibigan, karamihan, hindi pa nakakapag-adjust. Itong mga teams, marahil meron naman na sila mga tinetesting on their own. Pero, not to this kind of tournament. Lalo not group stage pa lang din. Pwede silang sumubok kasi nag-uumpisa pa lang, mag-settle pa lang ng mga groups. Pero mas gusto mo kasi na okay na yung, okay na agad yung standing mo. Group stages pa lang para hindi mo naiisipin yung pagpasok ng playoffs. So, baka standard standard gameplay or default lang na ang tawag dito, na strat yung gagawin ng mga teams na mapapanood natin ngayon. Tama ka dyan. Kasi syempre, sobrang bago pa. Hindi mo pa alam kung ano yung mga magagandang heroes sa ngayon. And hindi naman siya masyadong major yung naging changes. Slight nerfs lang sa mga heroes na sobrang naging malaking factor or sumikat during the time na TI. So far, still good pa rin naman yung mga heroes na yon. But again, sabi nga natin kanina, hindi pa lahat ng teams nakakapag-adjust sa pag-patch. At saka, I'm excited na makita itong si Marcy sa laro. Ayan. Yung mga bagong hero natin dyan. I bet. Ban pa, si Marcy. Ban pa sa pero sa pub pwede na. Sa pub pwede na. I bet, wala, ang hirap gamitin yan kasi lahat gustong itry. Mga answer lang. Truly, alam ko, pagka kasi pinindot na gamit ng isang team and then na-click nung kabila, mababan siya automatically, di ba? So, technically, Pahirapan magamit. So, demo hero muna, mga kaibigan, kaya mag-captain's mode kayo ng tropahan, tapos take turns na lang kayo sa paggamit. Kung magagahiraman muna dun sa hero. Pero sa ngayon, mga kaibigan, alam ko marami nang nag-i-explore ng hero na yan, even the pro players. They're looking forward kung ano ba yung mga possible changes, kung mailalagay ba nila sa kanilang strats, kung may papasok ba nila yan. Kasi later on, magiging available yan sa captain's mode and by the time, mas okay nang kayo yung mag-simula, gumawa kayo ng something for your team na talaga namang boomy to surprise yung mga ibang team sa region nyo, of course. Yes, tama ka dyan, JB. So, let's go na din dito sa draft ng both teams. At saka, excited din ako kung sino-sino yung mga manlalaro. Diba, after TI, alam mo na there are a lot of shuffles of players. So, dito natin magiglimpse sa tournament na to kung sino-sino nga ba or kung saan-saan nga ba napunta yung ating mga favorite Filipino players and other
see personalities and pro players. Yeah. Kasi so, syempre meron silang mga ano eh, meron silang mga respective teams before kung saan natin sila hinangaan, pero there will come a time na maghahanap at maghahanap talaga sila ng room for growth. Kaya naman darating din yung time na mapupunta sila sa ibang team wherein dun sila pwedeng maging bagong ano, bagong sibol na talent, mas lumakas, and some players might even change their roles. So baka dun tayo mabigla, and this is an all new DPC season. Kaya naman magiging interesting talaga siya. Pero etong tournament na to, hindi siya DPC ha. Wala siyang DPC points. Kumbaga pang intro lang sa mga posibleng mangyari in the future. Yes, kasi along the way naman, kung trial card pa lang itong tournament na to for the players, eh, possible magkakaroon pa rin ng mga changes, and alam mo na, wala pa namang DPC. So, nagtatry pa sila kung sino yung saktong tao na kailangan nila sa isang team. So, excited to see yung mga teams natin na ayan, bumuo ng kanila-kanilang teams, and tingnan natin kung anong mangyayari. So, let's go back dito sa ating draft, JB. So, similar pa rin naman, kahit papano yung mga heroes na ginagamit dito ng teams. Opinion, they do have a really good combination, no? Nandun yung setup, burst damage, nandun din yung sustain nila coming from that Trent Protector. Trent. So, overall, solid yung kanilang draft laning. Oo. Pero, for Enigma Galaxy naman, ang maganda dito sa kanila, eh, nasagutan nila yung lane ng OB niyon na Lion and Mars. Kasi this is Juggernaut. So, Juggernaut, unless maunahan si Jug, di ba, na ma-disable talaga at hindi na makagalaw. So, buti na lang nandiyan si Snapper na kapag na-disable itong si Juggernaut, nandiyan naman yung cookie niya to be able to help him out, escape dito sa grass na Neon. So, overall, I think decent yung draft ng voting sa yon, even without the last. Yan. Kasi leaning ways ano talaga eh. Secured, kumbaga. Ngayon itong Enigma-Galaxy, I don't know if they are going to pick this Void Spirit for the offlane or ilalagay nila to sa mid. Pero technically, okay lang siya sa mid. Kasi siya yung tipo ng hero that can withstand the normal attacks of Lina na alam naman talaga natin with the fiery soul, solid eh. Diba? Mm-hmm. Yun yung isa sa pangharas niya. Aside from his skills na pang-spam, yung normal attack niya talaga yung isa sa problema. Kaya nagiging, anong tawag dito, nagiging ganun kadominante yung isang Lina sa lane. But with that Resonant Pulse, there's some protection for this Void Spirit. And on top of that, meron din siyang mga escapability. Diba? Dissimulate. Astral Step. So, goods ang Void Spirit going into the mid plus the rotation capability na andyan din. So, maganda para sa Enigma. Pero, OB niyon. Carry. Pero kaya, magiging carry ni Palos dito. Kasi, medyo mahirap to mag-pick ng last pick dahil nga, last pick din yung offlane na Enigma Galaxy. So, for OB niyon, tingin ko, ang maganda lang sa kanila is that pick out a strong laner, which is ito nga si Troll, na hindi mo basta-basta mababaog sa lane, especially if you do have a Trent Protector pa nakasama. Yeah. So, sobrang hirap humanap ng hero na kaya tumapat kay Troll kasi basically, almost all the melee heroes na offlane, eh, kaya tapatan ni Troll unless they would go for Batrider. Dito, okay lang naman, decent. Kasi kiteable naman si Troll. Oo. Yun yung isa sa problem. Diba? Yun yung isa sa problem. Pero ito, ate mo kay AJ, ha? Pakilala muna natin yung mga players. Kasi syempre, this is an all-new lineup. All-new season. This is Enigma Galaxy. Si Poloson, ayan. Si Mikoto. Si In Your Dream. Si Jokam. And si Mizu. So wala na si ano, wala na si Alacrity. Alacrity. Stand-in lang to si Mikoto for this tournament. Hindi natin alam kasi syempre testing waters tong tournament na to eh. Kung yun nga. Kung magko-complement. Yeah. Complement. Ayan. Ito si Ace Abing to, 'di ba? Ayan, Abing, and then si Palos.
Yan. And si James C. Okay. Na, and Hustla and Ryu. So, itong mga may OV niyon, ito okay. Na yata yung parang nag-sign na ng kontrata sa OV niyon, eh, no? Tapos yung mga wala pang mga pangalan na OV niyon, eh. Ito pa yung mga players na parang stand-in and yun na nga. Test pa rin. Pero, test lang muna. Ito yung nakita ko sa Liquipedia. Si Abeng, marahil siya ay stand-in kasi kanina or earlier this day, parang na-announce that John Well will be inactive. Or inactive roster for now. Tapos, yun. Si Aries yung kapalit sa kanya. Kaso, syempre, baka merong errands or something else, and Abeng will be playing for his spot. Pero, yun nga, mga kaibigan, James C, nandun na din siya sa Liquipedia, so most likely, he's one of the Neon Boys. Okay, so bago, mga kaibigan, maraming bago, we have to embrace these changes kasi all throughout the year, marami naman mga pagbabago dyan. May mga lilipat, may mga aalis, pero syempre, kung ano yung nakikita natin ngayon, malay nyo tumagal. Diba? Totoo yan. So, debut match to ng bagong lineup ng OB Neon. Kasi... Oh. From the original lineup ng Neon talaga na sumikat talaga wala na no kasi lumipat na sa Boom. Yan. Etong sila Japoy Scam. Nag-migrate. Nag-migrate muna. Tsaka ito, ate mo kay Jay for the OB Neon. Yung si Palos and Ryu. Mm-hmm. Ayan. Ano sila eh? Ah, galing sila Vice. Vice, yes. Tapos si Aries and Jamesy, galing pareha Signal Ultra. Signal. Pero syempre, si Abeng ngayon yung lalaro. Pero tignan natin, and matagal naman na siguro nakakapag-dota tong mga to with each other. So, patak pa rin yata tong mga batak to. Batak pa rin. No? Oh, si Jamesy, nakikita ko, nagsistream dun sa page ni Ate Moraine. So, malamang sa malamang, dotang-dota to. Isa lang siguro sa problem kay Jamesy is that medyo limited yung kanyang heroes. Kapag nanonood or nakakapag-cast ako ng Signal Ultra, parang kapag na-pick out mo tong hero na to, automatically you would think na si Jamesy gagamit ito kasi ito yung best hero niya and such. So, tingnan natin if magpapakita ba ng ibang hero pool si Jamesy all throughout sa magiging journey nila dito sa BTS Pro Series. Yeah. So, ito nga, pakilala muna natin yung mga manlalaro on their respective heroes. Polisson to be playing Snapfire, Mikoto on Void Spirit, Inir Dream on Juggernaut, Jokaman, Rubik, and Mizu sa kanyang Brewmaster of Lane. Yes, for the side naman ng Dire or Enigma. Neon East Wars. Abeng with the Threat Protector, Palos Troll, James Selena, Hustle Lion, and Eddie with the March. So, ayan. Ayan. Luy, putayo ato ito. Hindi pala. Joke, ha? Tama yung position niya dun. Oo, pangit indeed. Kaya naging ganyan siya kamaga. Pero, ang nakita ko lang naman na gusto niyang gawin was to at least drop the Fade Bolt towards this troll para hindi siya gaanong makapag-farm. Diba? Mm-hmm. Or yung damage niya hindi ganun ka-solid. Medyo mahirap din talaga kasi itong kalaban troll. Kahit even without the help of this Trend Protector, kasi kung makikita mo yung ginagawa dito ng Enigma Galaxy is that pinuputol nila yung kahoy para hindi sila ma-right-click ng Trend kasi we all know that Trend sa right-click ang sakit ng damage niyan. Ang maganda pa kay Abeng, sobrang solid at aga ng kanyang boots. Alam niya na, okay guys, alam nila kung paano tapatan or lane-an yung Trend sa isang lane. So, puputulin nilang puno. So, with a slow na movement speed na isang Trend Protector, why not I go for boots and then kahit putulin nila yung puno, makakapag-right-click pa rin ako sa kalaban sa taas. Yeah. Sobrang goods. Sobrang goods indeed. Pero mga kaibigan, this is BTS Pro Series Season 9 and yun yung ating stream kasi unang serye pa lang ang ating mapapanood talaga ng mga maganda na agad yung ating teams na nasisilayan. So, ano pa mamaya? Diba? Marami-rami pang laban ang inyong mapapanood. Kaya naman, chillax na kayo dyan. Follow the Quinic page. And, of course, share the stream. Mm-mm. So, ayan, so far, sobrang dikit lang ng middle laners natin. No? Sobrang mga namamaga
Yeah. Pero again, Void Spirit dito, Mikoto, one of the, you know, underrated mid laners sa Southeast Asia. Kasi alam, pagkakalam ko si Mikoto, nag-top 1 ba to dati? Or nag-reach ng 11K? Nag-reach siya ng 11K. Oo. Kasi Mikoto, alam ko siya yung on par talaga sa mga C top players. Na alam so, sumasabay, no? Oo, oh, sumasabay internationally din. Kaya I would say that this is a good good piece para sa Enigma Galaxy. Bottom lane. Ito na nga ang room ko. Paikot, ikot! But Polozon securing that kill though in your dream still alive. Hustler's about to be taken out as well. And mukhang yari na nga si Best Wapat yun na. So in your dream to finish him off. And another to fall. As Palos takes out ito namang si Jokam. Pero that first blood was brought to you by PNXBet. Don't forget to register using our code LUPON WXC. Yow! Bet responsibly, mga kaibigan. At saka, alam mo na, marami pa tayong games na susubaybayan. Oo. So, tingnan natin. Mikoto, surprisingly ah, para sa akin kasi dominant talaga yung isang lina sa Miami Daline. Pero then again, parati namin ito nadidiscuss sa mga panel na nagmamatter yung hero, pero mas magmamatter kung paano laruin ng player yung isang hero na yon, kung paano siya babawi in case man na malugi siya sa lane and such. Or even despite na alam mong lugi ka sa hero sa lane, pero kapag mas malakas talaga yung player na yon sa katapat niya, he can outplay his opponent dyan sa may... Kumbaga nakakakuha siya ng value out of that hero na alanganin. So yun talaga yung maganda eh. Makakuha ka ng great value out of something na ininvestan mo in the first place. Pero, teka lang. Top lane, nag-iinvest ng damage yung OB niyon para nga maharas itong si Misu and mapagamit ng kanyang mga throw balls. Pero, they were successful though. Pero, syempre, ang gagawin lang naman ni Misu dito is to just gather some XP bonus na lang yung makakuha siya ng creeps. Diba? Yun yung maganda eh. Pero, another bakbakan. Ito na din naman yung lift though, Jokam taking a lot of damage and it will give Palos too much space para magkaroon ng farm na kailangan niya. Mikoto on mid, oh no! Ayun! Ulo killed by Jamesy and hindi pa nga naglaguna dun si Jamesy. In-outplay lang ni Jamesy etong si Mikoto and yun yung gusto makita coming from Jamesy kasi... I highly believe na si Lina talaga sobrang lakas talaga sa laning phase. Kaya nga halos lahat ng mid laners din gusto talaga si Lina yung ginagamit sa may gitna. Kasi sobrang lakas niya sa lane eh. Kayang-kaya mong mangbugbog. Totoo. Pero Mikoto will be stunned once again. There's going to the leech thing. Mikoto with the disseminate just escaping. Pero nabote niya naman yung regeneration so... Goods lang. Goods lang. Okay na yon. Advantage na may tuturing. Si James, mukhang kaya kailanganin niya muna ng ano dito ah. Like, wala bang somebody na mag-keep yan? Refill my bottle? Wala eh. Or pwede siya pumunta dyan. Ayan. Magkaka-far-far-far yung bounty eh. Oo. Tapos, actually yung bounty tsaka yung rune, matagal pa. So, kailangan niya na lang talaga umuwi. Pero teka lang, dito nga sa may top lane itong si Palos sinahabol na. There's gonna be the cookie to stun and disable itong si Palos. He's about to fall but with the protection of Abeng. Grabe naman, buhay pa nga ang bata. But Jokam will be securing that one with Faithful. And that is a secret kill to carry ng enemy team. For Enigma Galaxy, really great rotation coming from Snapper kasi he knows na, uy, si Juggernaut, mataas naman na yung level, kaya-kaya ko nang iwan dito sa may bottom lane. Kaso, James P, sobrang sulit ang pag-uwi niya, actually. Okay. Kasi pag-uwi niya, nag-tipi siya sa top lane, nakakuha siya ng kill. Not only that, it's an off lane. It's diba? An off lane, yes. Yeah, so magandang casualty ang nakuha nila. Makakakuha pa ata sila. Okay. Ha, tamang tip kay Abeng. Si Abeng dikdikan to, di ba?
Sabi ni Direk, alam ko, si Abeng Dikdik. Oo. Yung nag-coach sa X eh, lumaro ka. Ay, okay. Okay. It's interesting, pero Haystrun, taken by Abeng, 2v3 situation, but the protection given para nga kay JMC, though he will fall down, but with that impale, Hustla taking 3 in the arena for Mikoto, he is dead as well, that is the mid lane trade, but he's dead, Paulson, patay pa, and Abeng taking that kill, kumakaway-kaway pa sa mukha ng Enigma GXR, though, that's also a kill para kay Mizu, grabe, yung trade na yun. Oh, napaka daming nangyari. Kaso, tingin ko, kahit sabihin natin, nakakuha ng decent kill yung OB niyan, nakapag-farm pa rin freely kasi yung ano eh, juggernaut ng Magalaxy. Meanwhile naman si Palos eh, nabigyan during that engagement. Oo. So, sa space-wise lamang talaga yung ano doon, ng Magalaxy. Totoo. Lamang sila indeed. Though, masasabi na lang din natin for OB Neon, at least, di ba, nagkakaroon sila kahit papaano ng momentum or ng moral booster. Sa pag-kill mo dun sa kay Mikoto, kumbaga nabawi nyo yung, ano eh, yung lumbay na namatayan kayo ng isang mid lane. That's right. Uh-oh. Pero mukhang gagamitin yata nila yung primal split, ha? At mukhang makikita nila si Palos. Finding Palos, but Blade Fury is up, though Hex will be there. And ayun na nga, nabigla mga kaibigan, the double burst. Why OB Neon was successful? Di ko sure kung walang TP si ano dun, in your dream. Kasi kayang-kaya niyang umescape with a spin TP out eh. Kaso ang ginawa ko, spin ano lang siya, spin tribute. Nagtitipid. Nagtitipid. Not expecting everyone to be there. Oo, na nandun yung lahat eh, no? And that's why he got punished, though. Mm-mm. Pero wala pa tayong nakikita movement coming from Mikoto, ha? Okay. Yun yung isa sa mga important things kung bakit ka rin tinuuha ng Void Spirit. Added pressure sa other lanes. Yeah. Oh, gusto mong manggulo. Pero ayun eh. Teka, papasok. Para dito kay Lion. The duration of the split halfway there. Pero talaga namang basag ang kanilang priority. Abeng will be stunned. The Rain of Blood was successful but no kills will be given para dito sa OB Neon. Nakuha na sila ng Tore. Namatayan pa sila ng Cost 5. Pero tingin ko mag-group up kagad yung Enigma Galaxy on top lane. Eh, sayang, meron din kasi silang ano eh, feed creep. So yun na nga yung gagawin nila. Mukha si JMC pa mabibigyan with the double damage ha. Mukha aray siya pa nga ang makukuha. Dissimulate damage is too much for him to handle. There's Mikoto to get that kill. And ito na yung ikot na hinahanap natin mula sa isang Void Spirit. There's gonna be the spear connecting para dito kay Snap, though Hustla being chased. Good Hex on to Mikoto. Kaso yun nga ang alik ni Hulas. And that's gonna be Folason taking down itong si Hustla and another casualty para sa OB na yun. Sobrang bilis gumalaw na Enigma Galaxy. Kasi from time na nagpo-push sila sa middle lane, nakita nila na there's an opportunity para mag-push ulit sa top lane. Ginawa nila yon at sulit na sulit yung double damage. Nakapush sila ng mid, even the top sila lane. Na top. Tapos nakakuha pa ng kill. On yun yung maganda to eh. Oo, mid lane, nakakuha sila ng kill sa mid, nakakuha sila ng kills doon sa top lane. So, sobrang sulit na sulit yung kanilang galaw doon. Kaso, Andrew, nagka-dagger na yun? Okay. Meron na nga ang pangbigla, mga kaibigan. Kaso, mukhang si Void Spirit with the dissimulate, makaka-escape. Though the finger of death, hindi niya matatakasan ang daliri ni Lion. And ito na nga, si Rubik, kung sasama pa. Andrew, you wanna kill me with that? Arena of Blood. So, maganda pa rin para sa OB Neon taking 2 kills nang walang nababawi sa kanila. 'Di ba? Sobrang big factor din kasi ng pagkakaroon ng blink. Blink dagger ng ano eh, isang Mars. Yes. Kasi automatic kapag kasama ni Mars ay yung isang Lion.
Hindi ka talaga makakagalaw eh. So, buti nga lang umabot yung finger of death ni Hasla kasi kanina, pamutikat pa makatakas yung void speed kasi cool down yung kanyang finger of death. So, sobrang napaganda yung ating fight na yun for Obi niyon. Malas lang yun kapag hindi talaga umabot at nakatakas pa yung isang void spirit. Saktong-sakto lang talaga sa range. Dulong-dulo. Pero mga kaibigan, don't forget to share the stream kasi marami pa pong bakbaka ng pwedeng matungayan sa BTS Pro Series Season 9. Though, abeng, nakita na nga ni Miko to sa may Gedli. Good word placement din para makita nila kahit pa paano kung sino man yung naglalaro dito sa jungle area nila. Mm-mm. Kasi kung tutusin, kapag regen ka, automatic ka pag nabasag mo na yung top lane, dun na kayo maglalaro eh. Pero what's smart about this ward is, alam nila na yung OB niyon eh maglalaro na sa bottom lane. So whoever goes here sa may bottom lane, eh makikita nila at kaya-kaya nilang patayin with the heroes that they have. Kaya-kaya nila eh. So, Abing, akala niya freely siya makakagala dito sa bottom lane kasi nga, hindi niya i-expect na yung Galaxy eh nandito. Kasi yung ano eh, parang common gameplay ng mga pro players is that lahat ng tao or most of the people eh magpa-farm sa taas. Siyempre. Kasi dun yung may tore eh, dun ka pwedeng tumipi eh kapag ginagank ka. Magtitipi lang yung mga kasama mo. Unlike sa baba kasi kapag nag-farm ka dito sa tier 1, ayan, sa area na pina-farm ni Palos. Paano ba backup yung kasama mo? Pag bumackup sila, patay ka na kasi sobrang layo na lalakarin nila. Unlike yung sa top lane. So, pero wait, Arena of Blood, ginamit, snap fire to fall. Dominating for Enryu but the game's not yet done. Itong si Hasla, inabot pa nga nung stolen spear nitong si Jokam that is just gonna be a trade for supports. Mizu will be spotted back to his normal form pero bago man lang siya bumalik sa tunay na inyo, napalipad pa nga dito ngayon itong Selena kaso nga lang medyo hindi na nga maganda lagay niya. Given that Palos is also here, this is a 3v2 situation and that's Jamesy to take out Mizu with the Laguna Blade but no! Mikoto to get another one. Pero, syempre, mas goods yung trade na yun for OB niyan given that they're able to take down the offlaner. Oo. Masyado na naging greedy si Mizu doon. Sobrang lalim niya. Tsaka siya lang mag-isa eh. Pero tingin ko, isa pa din sa ginagawa ni Mizu doon, parang nagdidigistrat siya eh, na okay, make them busy. Oo, totoo. Sinapre ba? Ayun. Meron nga. Meron Hasla. Hinasel dito ng Enigma DXR. Wala eh. Mahirap talaga kapag nagpapakita ka sa mapa if you're just support. Tapos pag pag wala ka nakikita sa mapa and then mga kalaban ng mga Spirit Brothers. Yeah. At saka, siyempre, expect mo mamatay ka pero teka lang, ito nga si Folloso nakuha na. Stolen Spear to be used para sa sariling may skill noon. Ito nga po ngayon si Henry nakuha pero to sustain of Abeng is still there. Grabe naman talaga yung pag-aalaga ni Abeng dito sa kanyang mga cores. Ito yung mahirap talaga kapag ano eh, meron kang kalabang trend protector. Aside from that, na napoprotektahan niya yung kasama niya, yung pagpupush niyo eh, sobrang, alam mo yun, kapag hindi mo napatay yung tore, i-re-regen lang niya. Ito. Kailangan kapag nag-commit kayo na mag-push, dapat mag-push talaga kayo. Oo, hindi yung chepi-chepi lang. Balikan natin mamaya. Low na yan. Kuha lang tayo gamit. Kasi hindi applicable given that there's strength. Totoo yan. Pero eto na. Sinusulit ng OB ni yun. Yung pagkakaroon ng Blink Dagger ng isang Mars. Yun yung maganda sa nila. Aside from ano kasi, Mars, meron din silang another Blink Dagger carrier. And yun na nga si Aslan. Na-reveal yung kanyang Blink Dagger. Pero tingnan natin. Oh no. Bait lang to si Abing ha. Kaya nga eh. Matagal kasi mamatay yan eh. Being the bait. Pero mga kaibigan, walang kumakagat. And hindi na nga lang nila pinuntahan. The OG will be used. But si Koto is there to finish him off. Well, I think Ovinion chose not to help out that one. Masyado na daw malalim. Yeah. At saka kung makikita mo yung positioning ng
Enigma Galaxy, they know na bait lang itong Trend Protector. Kasi masyado din sila maingat eh. Hindi sila nga po din nag-commit. Kita mo si Mikoto, nag-out nga siya during his dissimulate. And then, he comes back. Nung napansin niya, hindi na to tutulungan ng kasaman. So, nag-commit na siya. Yan. Okay. Maganda yung nagiging simula dito ngayon ng Enigma GXR, ha? Kasi kung iisipin natin na 2K hawak dito ng Ubi niyon as a lead. Pero, aanhin mo yung lead na yan kung yung buong mapa nila nasasakop na, and this juggernaut can just take some kills and some form, pero palos with that ulti will just be kited by this brewmaster. Saktong baba, mukhang papas lang ina nga eto si palos. A ring of blood parang dito ngayon kay Rubik, papatay siya, pero another cyclone to be given para dito kay Lion. Mizu just dishing out some damage. There's gonna be the lion with the dagger into the stun para dito kay Mizu. Okay, 3v4 situation. The carry will try to join the team fight, but the only slash was successful. Eto na nga, pitas, pitas, wak, wak, hating, hati. Yung Obi Neon, and that is a triple kill for Mikoto. And that's a team wipe para dito sa side ng Enigma GXR. What a nice play by the Juggernaut and Void Spirit. Tsaka sobrang importante din JB ng Brewmaster during that team fight, kasi yung kanya mga cyclones onto the heroes of especially kay Palos, sobrang importante nun, kasi si Palos na net etong si Mikoto eh, and walang magawa si Palos kapag wala siyang BKB, kasi every single time na kapag mag-ultimate siya dito, yun lang yung gagawin ng isang Brewmaster. So sobrang solid ang team fight nila. Buti nga umabot pa si Juggernaut sa kanyang Omnislash, kasi malapit pa siyang ma-burst down before pa siya makapag-ultimate. Kasi tinamaan siya ng stun ng Lina, na finger of death din siya ng Lion. Yeah. Buti na nga lang, hindi pa kasi damage na yun at nakapag-omni siya. Totoo. And, pero, the way Mikoto plays this game, sobrang makikita mo na sobrang ganda ng kanyang mga position every single time. Oh. He knows when to go in at when to fight during the fight, especially the last team fight na nangyari. Hindi siya nag-went to escape. Oh, yun yung importante, kasi hindi sapat yung tapang lang. Diba? Oo. Nako. Positioning niya, nakatago lang siya eh. Hinahayaan niya si Mizu na maging bait, and then, okay, it's time to get in. Lalabanan na natin to. And magro-rush nga sila. Nako. With the double damage picked up there by Juggernaut, they are now going to take chance and pick up the Aegis of Immortal. Ubi Neon on the other hand, makakatunog naman sila dyan since dito sila sa may rush area, nagpe-play around. And most likely, mukhang magkakaroon ng surprise-surprise. Pero, kundi na sila abot. Ang ganda ng preemptive split, oh. Para kung sakali may mag-jump in, auto-cyclone. Oo. Ina-expect na din kasi nila na lalaban yun yun. Siyempre, ikaw, as a player, ayaw mo din talagang ibigay yung Aegis of the Immortal sa kalaban, kasi advantage yun na para gumo lang na gumo yung Enigma Galaxy, and basically sila yung magsaset ng momentum na okay, kung kailan tayo lalaban, lalaban sila. And yun kasi parang mag-wait ka lang na mag-push or lumaban yung kalaban, unless kung feeling strong sila na, uy, kahit may Aegis of the Immortal, mag-smoke tayo. Oo. Which is, I doubt. Oo. I highly doubt na ganun yung gagawin ng Ubi Neon. Knowing that this troll is very kiteable, gusto mo na pulido talaga yung magiging execution nyo. And hindi ko alam. Maganda sana na troll yung kinuha nila sa last pick, kasi syempre, that's just Rubik and Snapfire. Hindi sila ganun kagandang pangkite. But with the addition of Mizu, on that Brewmaster, yun talaga yung nagiging tinik para kay Juggernaut ngayon. Yung ilang segundo na nasa taas lang yung troll habang naka-ulti siya. Malaking factor na yun eh. Totoo. Kaso wait lang, may nahuli? Ooh, that Aghanim Scepter. There's gonna be the Aghanim Scepter for Mizu. Indeed, and this Void Spirit. Okay, and you being followed by this Juggernaut, and they will stop the aggression right after taking itong si Lion. But another one might fall, since ito si Abing. Hinahanap sa may tree line, nagpapanggap na Onuk.
at ayun, nakita ng isang creeps. There's gonna be the silence they use into the setup. Plus, there's gonna be the five-man play by Enigma GXR. No way out para kay Abeng. Oh, tingin ko nga, aakyat pa to sa high ground eh. Ito ang side ng Enigma Galaxy. Walang BKB, yung Mars. At walang arena. So, nako, mukhang eto na nga ata ang pag-high ground ng Enigma Galaxy. This is a perfect timing for them. Walang Trent Protector for 10 seconds. So, maybe they could take out this tier 3 tower bago mag-respond yung Trent. Uy! Ito na yung hinahanap natin, mga kaibigan. Pumasok na nga po dito ngayon itong si Juggernaut together with the gang. Mikoto now, godlike, taking itong si Hustla. Oh, Nislash to be given the spear. Won't latch onto any trees. Pero mapipigilan ng kanyang dinadaanan given na naglapag na nga dito ng grass. Aether Remnant connecting for this troll. Aegis will be used up. Apat pa buhay dito ngayon sa OB Nian. But the Joe Camp with the stolen finger of death given for this troll. Nakapagbigay siya ng ulti. Kaswing yung lift, yung nakatulong. But that Mikoto will be taken out in your dream with the Blade Fury TP out. OB Nian was successful in defending their top lane. Pero, for sure, sinulit lang ng Enigma GXR yung kanilang Aegis by taking out the tier 2 top tower. Tsaka iniisip, akala nila na kayang-kaya nilang patayin si Palos. Kasi pinagbalakan talaga nila eh. Si Mikoto together with the Rubik, with that stolen finger of death. Akala nila, kaya nilang ma-burstan. Kasi during the time, kapag napatay nila si Palos, automatic, basag na yung top lane ng ano eh. Ng Ninyon. Kaso, Palos, nagkaroon pa siya ng time to be able na makapag-ultimate. Yes. And yun yung nakapagligtas sa kanya. Kasi alam natin na wala nang skills yung Enigma Galaxy. Kasi ang dami na nilang in-spend during the pag-push dun sa may second tower to the third tower. And think na masyado na din deep yung isang troll. Hindi na din afford humabol ng ibang players. Yes, Void Spirit has a way, has a means of escape. Pero Rubik, pagka pumasok yan, parang ano na eh. Parang well, i-expect mo nang mamamatay ka eh, di ba? Look at that swing! Umanig na nga ng tuluyan dito sa my OB Neon. Okay, there's the lift, but the BKB will be used up. James, he won't be silenced due to that one. Pero itong si Void Spirit gusto kumuha ng value doon sa pagpasok niyang yun. That's gonna be Snapfire using up the ulti to finish off itong si Hustla. Okay, okay. This is a 2v2 situation, but with Misu as an addition, gusto niyan tumulong mga kaibigan. Trent will be spotted. And mukhang siya na lamang magiging ally. Those are two supports to fall. Pero mukhang wala na munang ganap right after nun. Oo. Pero tingin ko sobrang good kill pa rin yun for the side of Neon eh. Si Juggernaut pa rin yun nakuha nila kahit yes, papano. Sir. Oo, isa sa talagang gusto mong patayin if ever. At saka, iniisip ko lang kung ano yung ginawa ng Rubik right there. Nilip niya yung sarili niya? May shard ba siya? Oo, naka-shard na nga ata. Oh, okay. Nilip niya yung sarili niya to be able na mag-latch yung stun on to the heroes of Neon Esports. Kaso, pingin ko ang nangyari kasi gusto, may plano silang pumatay. Kaso matagal yung backup niya na nakapag-react siya yung na-stun niya. Kasi, sobrang tagal BKB na. Pa si Lina eh. Oh, sobrang diba? Tagal yung backup niya, oo. Tsaka kahit naman siguro ma-silence si Void Spirit, there's still the BKB of Lina. Kaya hindi din talaga nila makukuha yun. Pero, siguro kung ano, na-combo kagad ng Void Spirit, like for example, yung Aether Remnant. Pagka laglag Aether Remnant and then combohin mo kagad, tingin ko kaya-kaya nila. Kasi nagpi-pierce through din yung ultimate ng Void Spirit even with the BKB eh. Yes. Yung ano, so, physical damage kasi yun eh. Diba? Pero syempre, ayun nga, looking at the carries, kita natin yung diferensya na isang troll dito sa Juggernaut. Yes, nabibahin sa farm ngayon itong si Juggernaut. But then again, itong si Troll, kailangan mas pulido yung kanyang pagkakalaro dahil na he's kiteable. Yung BKB duration, nagde-deplete yan. And teka lang, eto na nga, speaking of Troll, na-silence, nakapag-BKB mga kaibigan, pwede pang pumalag itong si Rubik na nga yung pinapapak and there's gonna be Palos to take out Jokam. And it's been sinasabi itong pagiging pulido ng laro ng isang carry. Dag in there by Enryu, trying to find someone slow.
to the grass to connect. Dito na nga yung ubi ni Tool Escape. Maganda yung laro. Pero wait. Ryu? With the BKB, mananakbo na lamang siya dito. And no more casualties for both ends. At saka, gusto ko yung ginawa ni Palos na hindi kagad siya nag-ultimate eh. Tinusulit niya yung BKB niya tapos hindi siya nag-ultimate kasi alam niya na, uy, medyo matagal yung TP ng mga kasama ko kasi ang layo ng, yung TTPan mo, outpost, tapos ang dami niya. Tama makakait siya dun. Pag nag-ulti pa siya, kasi uncontrollable eh. Oo. Diba? Yep. Yun yung problema. So now 3K na yung goldy dito ng OV ni Yon. So for sobrang yaman ni Palos. Kahit despite na panalong parating na nanalo sa teamfight yung Need na Galaxy, meron kasing times na sobrang nagiging greedy sila na yung OV ni Yon nakakapag-bounce back eh. Oo. And on top of that, yung carry pa nila, nagkakaroon ng free time para kumuha ng farm. And sabihin natin nakakait siya, but with that BKB addition, nagkakaroon siya ng leeway para magkaroon ng space and ng time para makapag-decide kung go ba ako, entayin ko ba yung teammates. Diba? Nagkakaroon siya ng options. So, yun yung kagandahan ng isang role na nakapag-farm. Oh no! Oh no! This is the carry! Makikita nga ni Leanna, si Bat, at mukhang patay na itong si Juggernaut. Oh, there's gonna be the wave here to be popped out! Okay, still alive and kicking. Omni Slash might be used up, but wait. Nauli yung camera, nalulunod tayo. Nakita na natin finally dito ngayon itong si Troll. Maybe disabled. But finally, Poluson napatay. Pero Omni Slash nabigay na, mga kaibigan. There's gonna be Juggernaut blip out dun sa laban. Pero patay pa din siya sa kamay nitong si Palos. Carry for a carry. Pero talo nga itong si Juggernaut. The use into the Aether Remnant for this role. Pero tatakas na lamang dito ngayon itong si Mikoto. There is Mizu to use his ulti para nga tumagal sa laban. Pero abeng! Stop by Mikoto. Laban pa rin naman daw, sabi nila. There's Troll being kited. Oh no! Stolen Laguna! Makatikating eh! Pero patay pa nga itong si Palos. Double kill for Mikoto. Oh no! Unti-unting bumabaliktad ang laban at power na nga ng tuluyan dito sa Nigma GXR. Kahit unang namatay itong si Juggernaut, si Mikoto. Marami silang nagawa for their team. Uy, at etong si Trent, mapapatay pa. Die back indeed. Oh no. Grabe din kasi yung pagkakait dito ni Minifu eh, sa mga heroes ng OB Ninyon na kapag wala ka talagang BKB, nasa Eri ka lang talaga the whole time. Ngiti ka talaga sa taas. Mikoto, alam niya kung kailan siya papasok eh. Yeah. Alam niya kung kailan siya makaka-escape from the grasp of the enemy. Ganun kadulas yung void spirit sa game na to. Sobrang ganda ng performance niya. Sabihin natin that this carry, ayan, this carry eh talaga namang napapahirapan nung carry nung kabila. That's true, napag-iwanan si Juggernaut. Pero with Mikoto's presence, talaga naman napapaganda. Pero there's gonna be Hustla to shut down itong si Mikoto. Okay, Lion will now be found as well, but there is in your dream to get the trade. Not good, kasi si Mikoto, yung pinopoint out natin kanina, eh namatay. Oo, pero sobrang pressure din ng OB niyon kasi yung top yeah. Binabasag na ng ni Mizu. Nagre-pressure si Mizu just to make sure na ma-push out niya yung top lane. And yun na nga, na-push out niya nang mag-isa. And yes. While yun na nga, pinoint out natin si Mikoto na namatay sa middle lane, I think yung pagkamatay niya naman is worth it. Kasi nakapagbigay siya ng space for that brewmaster to be able na makuha yung top lane na Rux. So, I think it's okay. Napuri medyo kasi eh, kaya namatay. Pag napupuri na, mamatay eh. No? Pero Caster's curse, indeed. Yun nga. Ang masasabi ko lang din kasi si Juggernaut, tagal niya namatay sa laban na yun, that's for sure. Pero nakuha kasi siya ni Palos. Diba? Though, kahit kasi nakapatay si Palos ng carry doon, masasabi ko lang, kung mamamatay din siya, baliwala. Wala rin. Oo, wala diba? Rin talaga. Parang,
ang hirap eh. Para sa akin nga, malaking naging tulong din kasi ni Ruby right there. Kasi naiangat niya yung Juggernaut na kahit pa paano nakatulong. Tumagal kasi, na. Oo, si Inyer din patay na yun eh, kung hindi siya natulungan ng Ruby. Kasi nandun na yung burst damage coming from OB niyon. It's just that na hindi nila kagad na burst. Kung na burst nila yun, wala na. Niyon na yung... may momentum and possible sila pa yung nakakuha ng rocks or maybe yung Roshan. So, eto second Roshan, eto yung dapat hindi bigay na yan yun sa side ng Enigma Galaxy kasi napaka-important yan. It might be the advantage na gusto ng Enigma para tapusin na yung laban. Pero, teka lang, nakita na nga nila dito ngayon itong si Troll. There's gonna be multiple damage to be given for this one. Pinuforce nila na mag-BKB even his ulti para magamit nga kagad and wala nga tulong na makuha mamaya. Pero there's gonna be Mars being forced to back. He will be taken out together with Abeng and Enigma Galaxy. Razors are doing it. Oh, eto na yata to. Parang the end is near for this game number one na makukuha freely ng Enigma Galaxy without any contest. Kasi medyo malalim din talaga si Palos doon. Kahit sabihin na natin nandun yung kanyang mga backup sa likod eh. Ang hirap eh. Wala, eh. Hirap. Kita mo na pwede siya mag-BKB. Diba? Usually, pag nag-BKB siya, palaban. Mm-hmm. Kasi alam niyang may mga kakampi na siya. But then again, he needs to back. And alam niya yun sa sarili niya. Pero correct me if I'm wrong, ha? Oo. May refresher na ba si Mizu? Yes. Yun yung ginamit niya kanina. Kanina, di ba? Para mabasag yung top lane. Kasi, di ba, na team wipe etong OB niyon. Nagamit niya lahat ng charges na kanyang ultimate. So, ang ginawa niya is nag-refresher siya. Nag-primal speed siya, binasag niya yung top lane. So, ito yung naisip ko. Apat na, ano, primal split. Apat na primal split in total. Ano magkakagalaw? Kahit may BKB ka, okay lang. Kasi yung BKB ngayon ng yung esports is nasa mga 6 seconds na lang. So, di ba? Primal split mo depleted apat. Depleted na eh. Dali pa rin walang. Minus 1 kagad sa team fight. Yung, literal. Yung kalaban. Oo. Literal na minus 1 and mahirap kung ang mamaminus 1 pa ay yung carry nyo. Wala kayong diba? Damage, no? Wala kayong damage nun. Aside from that Laguna and this Finger of Death, pero wait lamang nga, kapag-usapan, nabati na naman mga chong, the carry being focused. Is not it using that BKB? Finally, there it is. Nahanap na nga natin yung nahanap na BKB and the ulti dito na itong si Troll. Pero mga kaibigan, lumalaban pa rin naman sila dyan. Yung dura nitong si Snapper, di napipigilan pa. Loss and NRU is dead. Abeng is about to fall as well. And there we go. Three man downside ng OB niyon. Stolen overgrowth. Rubik is doing his thing, holding these two. And that's another team wipe para sa Enigma Galaxy. And they are going to finish this game number one. GG will be called. Saka sobrang lalim din ni Palos doon. Kakarushan lang eh. Automatic. Nasa top lane talaga yung heroes na Enigma Galaxy. So, sobrang layo at saka walang matititiyan yung kanyang mga kasama to be able na maka-back up kagad dito kay Palos. And, grabe yung mga saves ng mga supports right there. I thought na mamamatay na si Void Spirit kaso with a cookie. Oh. Hindi tumatama yung mga stunts ng OB niyon. So, overall, Enigma Galaxy, Neon had this game. Kasi sobrang lumang sa network yung mga cores ng OB niyon. Kaso yung ano din nila, yung teamfight nila, sobrang messy eh. At saka parang sila nauunahan ng Enigma Galaxy. Though may mga tanks naman, maganda yung mga nagiging initiation nila kasi hindi namamatay. Yeah. Ayun. Kaya pumapalpak sila. And ito lang ha, Timo AJ, napansin ko lang din that hindi lang kasi reliant sa carry yung Enigma Galaxy. Diba? Sabihin natin na malakas, hindi malakas yung carry nila pero they won that game due to their individual plays. Other players, diba? Mm-hmm. Rubik nga nagsilbing core eh kasi ang daming niyang relevant na skills na nakukuha. Diba? That is for sure. Dami mo rin talaga makukuha eh. Oh, totoo. Mamimili ka na lang. Ano nga bang kukunin mo? But that's gonna be the game number one taken by Enigma Galaxy away from OB Neon. So, ano nga ba ang magiging kwento maya-mayang unti, mga kaibigan? That is just the game
number 1. Meron pa tayong game 2 para malaman kung magtatay nga ba or matutuzero ng Enigma Galaxy C, yung OB neon. But don't go away, cause Kuya Nick will be right back for another BTS Pro Series Season 9 action. Ngayong bago na ang mundo, mas humirap ang goals ko. Kaya yan with Enervon Active because it has 12 immunity and energy power-ups. Bagong mundo, ready ako! Comeback Active, powered by Enervon.